Ika nga ng karamihan, nobody is above the law. At kabilang dyan ang ilang celebrities ang tila nasampulan sa kanilang pagkakasala at dapat nilang pagbayaran at pagdusahan sa hindi pagsunod sa batas. Mula sa pagkakaroon ng illegal na droga hanggang sa di pagsunod sa quarantine protocols, ilang celebrities ang napapabalitang naaresto at nakulong dahil umano sa paglabag nila sa batas. Kilalanin ang mga Pilipino celebrities at kung bakit sila nabilanggo sa bidyong ito. Narito ang buong istorya. Billy Crawford. Nakulong si Billy Crawford matapos niyang basagi ng isang sliding doors sa Taguig City Police Station noong September 2014. Kasunod nito ay sinampaan siya ng kasong malicious mischief at disobedience to a person in authority. Mocha Girls. 6 na araw nakulong ang Mocha Girls sa Malaysia dahil sa nahuli silang nagpe-perform sa bansa ng walang working permit. Mark Anthony Fernandez. Nahulian ng 1 kilong ipinagbabawal na gamot si Mark Anthony Fernandez sa isang checkpoint sa Angeles City, Pampanga, makalipas ng mahigit 1 taon, nakalaya din ang aktor. Matt Evans. October 2012 nang makulong si Matt Evans dahil sa pananakit sa kanyang kalibin partner. Inaresto muli si Matt noong July 31, 2020 sa kanyang bahay sa Maynila matapos siyang maisuwan ng warrant of arrest sa parehong kaso. Robin Padilla. Nakulong si Robin Padilla nang mahigit 3 taon dahil sa illegal possession of firearms. Karen Bordador. Naaresto ang DJ na si Karen at ang kanyang nobyo na si Emilio Lim matapos silang mahulian ng illegal na droga sa kanilang condo unit. Ethel Buba. Nakulong sa presinto sa Palawan ang ex-couple na sina Ethel Buba at PBA player Alex Crisano matapos silang magkasakitan doon. Denise Cornejo. 4 na buwang nakulong sa Camp Crame, Quezon City matapos siyang kasuhan ng serious illegal detention ng kampo ni Bong Navarro. Denise Roldan. Itong 2014 lang naakusaan siyang guilty ang dating aktor si Dennis Roldan sa pagkidnap sa isang batang Pilipino-Chinese na nangyari noong 2005. Chris Kaiser. Inaresto ang singer-actor si Chris Kaiser matapos tangkaing pumasok sa 2 condo units sa Mandaluyong City. Mika Salamanca. Inaresto ang 23-year-old YouTuber na si Mika Salamanca dahil sa hindi pagsunod ng quarantine protocols dulot ng COVID-19 sa Hawaii. Bong Alvarez. Nakulong din ang dating PBA player na si Bong Alvarez dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Dolphy Jr. Nakulong si Dolphy Jr., ang anak ng namayapang Philippine King of Comedy na si Dolphy sa kasong arson noong 1981. Jiro Manyo. Inaresto si Jiro Manyo noong January 17, 2020 sa Marikina dahil sa diumanong prostrated homicide. Baron Geisler. Taong 2012 nang makulong si Baron Geisler matapos masangkot sa isang gulo sa Fairview, Quezon City. Ayon sa report ng pulisya, sinaktan umano ng aktor ang kanyang kapitbahay.